ating bansa malitang budget para sa defense, ang China halimbawa na tayo, nagiging practical na tayo, nagpapayag tayo ng kaso. Pero hindi na nga humulugan dahil mas maliit ang ating bansa ay hindi natin pwede pag-ipunan na defense ng ating sarili. Ang Singapore, 4 million people naman sila, pero walang nagbubuli sa kanila sapagkat malakas ang kanilang maritime at ang kanilang defense. Sa ating bansa, pwede tayo bumakan, pero ito lang ang ating kailangan ng defense. Talo tayo sa China ng pagkalimakan. Kailangan natin talaga na mag-desisyon na ang arbitration court at sabihin na kailangan China ay problema dito. Kailangan nilang tanggapin. Kailangan ay makipag sa pagkakas kasama ng mga ibang Asian countries sa Vietnam, Indonesia, at Malaysia para constructively engage on China to follow a code of conduct. Hindi ko papalaban. So, ito yung problema. Ang budget ng ating AFP, dapat bibili na tayo ng surface-to-air missile para malamang madepensa ng ating sarili. Pero ang ginawa ng administrasyon ito, pinalitan at sinabi ang bibili lang natin ay bulletproof vest at sombrero. Importante din yun, kung bakit hindi pa rin na natin pwede bumili yun. Nakapagpapawin natin. Kaya sa atin ngayon, nakakalungkot. Hindi natin kaya, pero kailangan ay pagsiguran na natin at siguraduhin natin na sa darating ng mga taon, kaya na natin depensahan ang ating sarili. At hindi tayo papayag kung kinakailangan itong realidad, pero sa tingin ko, pag nagsama-sama mga bansa para sabihin sa China, Manika, tayo ay mananaig pa rin sa sitwasyon na ito. Mayor Duterte, di na matawag sa mga ay mabilis na babangon ang presidente at itatawag ang head ng AFP at ang head ng DOMC sa pagkakalandyan na papailalim ang Coast Guard. Kaya nga napaka-ina at napaka-gulok. Pasensya na po. Kaya nga po dapat mag-ibig. Meron tayong mistikon sa sabi. Meron tayong katuluan sa ibang bansa kung paano tayo na-detensahan. Ito o, ayaw natin pumasa sa kanila. Meron tayo lang hindi natin kaya kung ano ang pwede natin gawin sa pagkakataon na yun, kailangan ay depensahan natin ang ating bansa. Pero ang totoo, kailangan din natin ang tulong ng ibang komunidad para tayo madepensahan. Pero hindi na nga mahulugan na hindi natin palalakasin ang ating militar. Thank you. All right, now, Senator Poe will ask Secretary Mark. Kayo po ang inatasa noon ng DILG na mamahala noon sa Yolanda at pagkatapos naman noon ay dun sa San Juan City. At hindi naman yun. Bago noon, kayo po ay DOTC kung saan may desisyon na palitan na ang maintenance provider ay sinansyon ito mo at kami ng APT Global kung ano ba man yun. Sa lahat ng mga nangyari at mga katulangan, tanong ko lang po, Secretary, hindi kaya yan ang dahilan kung bakit hindi kayo pinagkatiwalaan ng Pangulo na malaman ang operasyon ng Mama Sabero at mas pinili pa niya pagkatiwalaan na po at isang suspendidong officer katulad ni General Alan Torres.